Eto nga mga kabutingting, welcome back sa ating YouTube channel. Isang napakainit na tanghali sa ating lahat mga kabutingting. So ayan, terik na terik yung araw natin today. Oh. Kaya napakainit na naman ng panahon natin. Kaya eto, binigyan nga natin ng electric pan yung mga alagang ibon natin dito sa ating mini aviary. Ayan. So eto, ganito yung ginagawa ko para noon, hindi naman ma-heat stroke sa init yung mga alaga naming ibon dito sa aming breeding area. So binibigyan nga natin sila ng electric pan, no? So dun sa ating flight cage mga kabutingting, hindi na kailangan ng electric pan kasi hindi naman ganun kainit doon, no? Kaya hindi na kailangan bigyan pa ng electric pan yung mga ibon doon. So meron silang katabing puno ng mangga at saka ng santol. And then meron din silang tolda sa ibabaw ng bubunga ng flight cage natin para hindi direct na tumatama yung sunlight o yung init ng araw sa bubunga ng kulungan natin doon. Kaya hindi rin mainit sa kanilang pwesto, no? So dito lang natin kailangan ng electric pan dito sa ating breeding area, lalong-lalo na sa mga inakay natin na nasa loob ng mga nest box nila. So hindi pa nga nakakalabas yung mga inakay natin, yung mga maliliit pa, yung mga wala pang balahibo. So kulob na kulob sila sa mga nest box, no? Kung wala tayong electric pan dyan, maaari din silang ma-heat stroke yung ating mga inakay sa loob ng nest box kasi nga kulob sa loob ng nest box. And then napakahit ng panahon, madedehydrate yung mga inakay, no? So kawawa naman sila. Kaya eto, binibigyan natin sila ng electric pan. Ayan. So for today's video naman mga kabutingting, samahan nyo akong bilangin kung ilan na ba yung mga alagang ibon natin dito sa ating mini aviary. Kaya samahan nyo kami today. Tara! Ito nga mga kabutingting, at umpisa na nga natin magbilang ng mga alagang ibon natin dito sa ating breeding area. Dito mo tayo mag-uumpisa sa mga breeders natin, no? So syempre dito tayo sa cage number 1, ayan. Hanggang umabot tayo dito mamaya sa cage number 11 natin. Ayan, di ba? Ayan yung ating napagandang nest box tags, no? So ayan nga, umpisa natin bilangin dito. So syempre, bawat cage natin dyan, meron tayong mga pair ng mga ibon. So ito good news mga kabutingting, at medyo nagbaband na yung ating pinagpapares dito, no? Di ba? Wow! So nagkukutuhan na, nagpe-pair na itong ating dalawang ibon dito. Itong ating blue misty na possible split opa, at itong ating turquoise na far blue ewing hen. Sabi ko sa inyo, kahit na mature na yung hen natin dito, mabait to eh. Subok ko na to kahit kabata yung pares natin dito, papares siya, no? So yan nga, good news, no? So after 1 week siguro, pagka matibay na yung bonding nila, bibigyan na rin natin sila ng nest box dyan para nun maumpisa na natin yung project natin sa kanila na parbleu wing na misty o palang hen. Ayan. So eto nga, balik tayo dito, bibilangin natin. So bawat cage natin, meron tayong dalawang ibon kagad, yung mga breeders natin, yung mga pair natin. So dito, syempre yung dalawang breeder natin, ayan. And then meron tayong mga inakay nila dito. So papakita ko na rin yung mga inakay nila mga kabutingting. Ayan. So eto dito mga kabutingting, meron tayo ditong apat na inakay. Ilawan natin. Ayun, no? Nagtatago sa dilim, di ba? So apat yan. Isang green na possible split opa, ifkak, at isang green new wing na opaline hen, sex link hen yan mga kabutingting. Olive green pa yung kulay niya. Napakaganda, no? Dark, di ba? So dito meron tayong mob ewing, possible split opa ifkak din. So ito possible cock to, manipis lang yung kanyang ewing marking eh. Tapos meron tayong violet doon na possible split opa rin ifkak. Ayan, so apat yung inakay nila dito. Bali meron tayong anim na ibon dito sa ating cage number 1 mga kabutingting. Anim na ibon kasama yung breeders at yung mga inakay natin, no? So malalaki na inakay natin kaya isasama na natin sa bilang. And then dito sa ating cage number 2, ito dalawa. So si Eliana at saka si Dito na hindi pa rin nagpapares dito, no? Pero tsatsagayin natin silang dalawa, kailangan magpares yan. Maganda yung mga ilalabas niya. So balik 8 hanggang dito sa second cage natin. And then dito tayo sa ating third cage. Ayan, sa ating gift bird galing kay Sir Bench ng Longhair TV. So eto na mga kabutingting, yung gift bird sa ating na Sir Bench, yung ating blue possible split opa na sure split pale fallow na may kapares ngayon na green possible split pale fallow lang. Ayan, so hindi niya kapares yung green sure split pale fallow na bigay din sa ating na Sir Bench kasi may masama nangyari doon. So nadisgrasya kasi yun mga kabutingting. Sumabit yung tuka niya dito sa cage na to. Kaya pinalitan natin ng green possible split pale fallow lang. Pero eto sa kanilang first clutch, walang visual
tatlo yung inakay nila. So sayang na sayang talaga na disgrasya yung give birth sa ating Sir Bench. Nakakaya nga, kaya lang hindi naman natin inaasahan na mangyayari yun, hindi natin alam na mangyayari yun. So pagising ko sa umaga, nakita ko na lang nakasabit yung tuka niya dito. So magdamag siguro siyang nasabit ng ganun, kaya hindi siya nag-survive, no? So sayang na sayang yung ipon natin. Project fail follow pa naman yun, no? So walang visual, meron silang tatlong inakay. Ayan, so eto nga yung mga inakay nila, mga kabuting tingnan ilawan natin. Ayan, no? So meron tayong tatlong inakay dito. Ayan, no? Diba? So tatlo yan, isang green series at dalawang blue series. So yung mga yan, mga possible split fail follow, dahil yung tatay nila isang sure split fail follow, ayun, no? So ayun nga, meron tayong limang ibon dito. Balikan natin sa susunod yan kapag meron tayong magandang update, dahil paparisan din natin yan syempre ng sure split fail follow. Ito yung video sa atin ni Sir Bench na Long Hair TV. Ayan, so meron na nga tayo mga kabuting-ting ng 13, no? 13 na ibon natin hanggang sa cage number 3. So dito naman tayo sa cage number 4 natin. Dalawa lang to yung pinagpaparis natin na blue opa, possible ka, ayan, at yung ating DF Bio Ewing Hen. So bali meron na tayo 15 birds. And then dito si Mystica at Mystico sa ating cage number 5 meron ng isang inakay, kaya lang kapipisa lang yan kahapon. Kaya hindi pa natin isasama sa bilang yung kanilang inakay kasi masyado pang maliit, vulnerable pa yon. Hindi pa natin alam kung magsusurvive. So plus 2 lang muna tayo dito. So bali meron na tayong 17 birds hanggang dito sa ating cage number 5. And then dito syempre kasama sa bilang to, itong ating mga pamalakasang hand feed dito. Yung matatalinong iwan natin na si Kokoy. Yan, si Kokoy. At saka si Pony. So si Pony meron na nga palang sariling sing-sing yan. Kaya lang hindi pa natin nasusuot sa kanya. So sa susunod na video, siguro susuot natin yung sing-sing para dito kay Pony, no? Ayan. So plus 2 mga kabuting-ting, si Kokoy at si Pony. So meron na tayong 19 birds hanggang dito sa ating cage number 6. So dito naman tayo sa 7 mga kabuting-ting, itong ating DF Ewing dito. At yung kapares niya na Mob Parblo Cock. So bali 21 na kagad yon. And then meron silang dalawang inakay. Ayan, no? Nagtatago yung isa. So bali meron na tayo dito 23 birds, no? 23 birds. Yung nanay, tatay, pati yung dalawang inakay. So 23, and then dito naman tayo sa ating golden pair, sa ating cage number 8. So plus 2 mga kabuting-ting, 25 birds, dahil plus 2 kagad yung breeders natin. Ito ang ating mob ewing split opa at yung kapares niyang hen na turquoise parblue ewing, no? And then meron silang limang napakagandang inakay na malapit na nating i-harvest. Ito, so ayun, nasa dilim, nagtatago. Ayun, no? Diba? Ayun, no? Napakagandang ibon. So lima yan yung isa natatakpan. Ayan, no? Ganda, di ba? So halos opa lang lahat yung inakay nila. And then ito, mayroon na silang dalawang itlog. Napakabilis talaga magparami ng golden pair natin. Napakagandang parisan, no? Napakasipag. Naging lima yung itlog, and then lima din yung nabubuhay. Ayan. So 25 plus 5 mga kabuting-ting na inakay. Meron na tayo dito 30 birds hanggang dito sa ating cage number 8. Lako muna, baka mamaya sumibat. So 30 birds na nga kagad yan, hanggang dito pa lang yan sa cage number 8 natin. And then syempre kasama sa bilang itong ating cute na cute na mga hunted dito na si Tuki at saka si Pika. Syempre, ayan, no, diba? So ayan, busog yung dalawa na yan. Kakatapos lang ng training namin kanina sa shop, no? Ng flight recall. So araw-araw yon para masanay sila. So 30 plus 2. So meron na tayo dito 32, ayan. So dito naman tayo sa cage number 9, ayan. So plus 2 kagad sa breeders natin. Bali 34 birds na. And then meron silang apat na inakay dito. Ayan, meron silang apat na inakay dito. Ilawan natin. Yun, no? Nagtatago sa dilim. So apat yan mga kabuting-ting, no? So bali 34 mga kabuting-ting plus 4 na inakay natin dito sa nest box na to. Meron na tayong 38 birds mga kabuting-ting, ayan, hanggang dito sa ating cage number 9. And then dito naman tayo sa ating cage number 10 mga kabuting-ting. So plus 2 nga dito sa dalawang ibon na pinagpapares natin na to, na merong magandang good news sa ating ngayong araw. So bali meron na tayong 40 birds hanggang dito sa ating cage number 10. So ito, meron pa tayo ditong cage number 11. So plus 2 kagad sa ating green bilute at sa kapares niyang blue possible split opa. So bali 42 na. And then meron silang pinofoster na mga anak nga ni Aliana
at ni Cardo. Ayan, so limang pinaka-ID niyan mga kabutingting. Ayun, no? So meron na tayong 47 birds mga kabutingting. So marami na rin yun, no? 47 birds dito pa lang yan sa ating breeding area hanggang dito sa ating cage number 11. And syempre meron tayong nursery cage dito. So sara ko muna to. Ayan, so dito sa ating nursery cage mga kabutingting eh meron tayong dalawang ibon na nagtatago, yung sumisilip yung isa, you know, yung ating blue opa na sexling hen na baka kunin na rin bukas nung kumukuha sa kanya. And then meron pa tayong green, ay natakot, yung green naman na give birth sa atin ng PDP aviary, isang green split ino na split opa ifka. Ayan, so bali 47 plus 2 birds mga kabutingting, ayan, meron na tayong 49 birds total dito sa ating breeding area. So napakarami na nun mga kabutingting, 49 birds dito pa lang yan. And then meron pa tayong mga alagang ibon dun sa ating flight cage, no? So dun naman tayo magbibilang ng mga ibon natin, kung ilan na yung mga ibon natin dun. So ito nga, dito naman tayo sa flight cage magbibilang ngayon ng mga alagang African lovebirds natin. Ayan, no? So bago tayo nag-video mga kabutingting, eh binilang ko na kagad sila para hindi tayo mahirapan. So nung last time na nag-vlog tayo, binilang natin habang nag-video tayo, eh medyo natagalan ako kasi nga ang hirap bilangin dahil nagpapalit-palit sila ng pwesto. So binilang ko muna kanina bago tayo mag-start ng video dito para nun alam kagad natin yung bilang nila. So dito sa ating flight cage mga kabutingting, eh meron tayong 19 birds. So bali 19 plus 49 dun sa ating breeding area, eh meron na tayong total of 68 birds na mga African lovebirds pa lang yun mga kabutingting, no? So African lovebirds pa nga lang yung nabilang natin sa 68 na yun. And then syempre ibibilang natin, sasama natin sa bilang yung mga alagang kalapati natin dito, dahil syempre alaga din naman natin tong mga to, and ibon din naman sila, di ba? So sa mga kalapati natin meron tayong 2, 4, 6, 8 na dito sa baba, dahil meron tayong dalawang bagong young birds, ayan, di ba? No? So dalawang young birds. So bali 8 na yung kalapati natin dito sa ating breeders. Uy, minahuli pala tayo mga bubuit dito. Ayun, oh. Ano? Ayun, mga naligo ng mantika, hindi na makalis sa bote. So ito, meron ako nilagay na bote dito kasi nga may napansin ako mga daga na naman. Ayan, oh. So nagtayo lang ako, nakatagilid lang yung bote dyan. Hindi makalis yung bote, nakaipit dun sa kulungan natin, eh. Ayan, and then nilagyan ko ng konting mantika. And then nilagyan ko ng mga patukan ng ibon doon sa baba. So pagpasok nila doon mga kabutingting, eh makakaapak na agad sila ng mantika. So dito sa baba, meron pa yan mantika dyan. Kaya ayan, tingnan nyo, basang-basa sila. So madulas na yung paa nila at yung katawan nila. Kaya hindi na sila makakakyat palabas. Ayun, oh. So kanina pa siguro itong mga ito, ipagod niyo. Hindi ko magagalaw. Ayan, dalawin na huli natin. Eh, umakyat, umakyat. Eh. O diba? So hindi na sila makalabas kasi natudulas sila. Ayan, oh. So ayan, nakita ko nga mayroong mga daga dito. So hindi kasi magandang may mga daga sa ating mga loko, sa ating mga aviary, kaya dapat inaalis natin yung mga yan. So ito, napakadali lang gayahin, no? So itatagilid nyo lang yung bote. Ayan, kayang-kayang akyatin ng mga daga yan, di ba? Ayan, inakyat nga nila. So lagyan nyo lang ng konting mantika para maging madulas, para pag apak nila sa bote, eh dudulas na agad yung paa nila. So pagbaba nila dito, di na sila makakakyat pabalik kasi madulas nga, hindi din sila makatalon kasi nga madulas yung inaapakan nila, di sila makabuelo. Ayun, so, tumatakbo parang nasa laro ng daga, hindi makalis, tumatakbo lang ng tumatakbo. So hinihingal na. So mamaya, eh didispatchay na natin yung mga yan. Alam nyo na kung gagawin natin yan, no? So dito nga sa ating breeders loft, meron tayong 8 ibon. So tatlong breeder last yung dalawang bagong young birds natin. And then syempre si Berna, puntahan natin. So ito, dito si Berna tsaka yung kapares niya, bali pang 10 na natin to. And then ito yung dalawang kalapati pa ni Kuya Butingting. So meron na tayong 12 na kalapati. And then syempre yung mga young birds natin, ito dito sa ating pang samantagal na stock loft slash flyer loft, mini flyer loft natin, meron tayong total 6 birds dito, no? Mga young birds natin, tatlong stock banrit, dalawang Charlie Chen at tsaka isang black check na arabula yung nasa taas. Ayun, ayun. Diba? Madilim eh. Ayun, no? Yung nag-iisang black arabula yung natin. So, bali 12 plus 6 mga kabutingting, eh meron na tayong 18 total ng kalapate. So, ayan. Marami-rami na rin yun. 18 na kalapate. So, bali 18 na kalapate at saka 68 na lovebirds. Meron na tayong total ng 86 na mga alagang ibon dito sa ating mini aviary. So kahit mini lang yung ating aviary mga kabutingting, eh nagawa nating paramihin at umabot na nga ng 86 yung ating mga alaga, no? So napakadali lang naman mga kabutingting magparami ng alaga. Pero bago tayo magparami ng alaga mga kabutingting, eh isipin muna natin kung kaya ba nating
tustusan o alagaan yung ganong karaming alaga. Kasi hindi biro makakabuting pinamagparami tayo ng mga ibon kung hindi naman natin sila kayang alagaan lahat. Kung hindi natin kayang tustusan yung mga pangangailangan nila at yung mga pagkain nila. So bago natin paramihin yung mga alagaan natin dito, isipin muna natin kung capable ba tayo na mag-keep ng ganon karaming mga ibon. So dito yung mga ibon natin umabot na ng 68 yung mga lovebirds. Pero hindi naman sila mag-stay sa ganong bilang dahil ina-out din natin yung mga young birds natin na mga African lovebirds. Kasi kailangan din natin mag-produce ng mga patukan nila, ng mga maintenance nila. And syempre, sa kanila na lang din natin kinukuha para noon hindi nagagalaw yung budget natin para sa pansarili natin o para sa ating mga pamilya. Kailangan hindi maging pabigat yung mga alaga natin sa atin, syempre, di ba? So bago kayo magparami, isipin nyo muna kung kaya nyo ba. Kung meron na ba kayong kakayahan na mag-alaga ng ganong karaming mga alaga sa inyong lugar. No? Kahit anong alaga pa yan, kahit manok pa yan, dibe, kalapati, ibon, kahit anong klaseng alaga, bago kayo magparami, isipin nyo muna kung kaya nyo ba yung ganong karaming mga ibon. No? So yun nga mga kabuting ting, meron na tayong total of 68 lovebirds. Pero mababawasan pa nga yan dahil i-out din natin yung iba next month, no? Pero subukan natin, pilitin natin na mapaabot yung mga ikip natin ng mga ibon ng 100 pieces o 100 heads yung mga African lovebirds natin at iba pa yung bilang ng mga kalapati natin dito. So susubukan natin yon, pero hindi naman natin mamadaliin, syempre step by step lang yung pagpaparami natin. Kailangan alam natin kung kaya ba natin ikip lahat yun, no? So yun na muna para sa araw na to. Kita-kits ulit tayo sa susunod na video. Like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.